Good morning, Kuya. Ang lamig pero ang hot mo. Pabirong banat ni Leslie sa binata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ikatlong kabanata. Kinabahan si Annika sa naging tanong ni Clifford sa kanya na tila pa may ginawa siyang kasalanan at masamang bagay. Nagpahangin lang ako kanina kaso napasarap ako sa paglalakad kaya hindi sinasadyang napunta dito. Naligaw ako at hindi ko alam kung paano bumalik. Nauutal na paliwanag ni Annika kay Clifford at hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Clifford dahil sa takot. Naniwala naman si Clifford sa sinambit ni Annika at nagturan. Okay, sa susunod huwag ka na magpunta dito dahil delikado dito. Baka mapahama ka pa. Turan ni Clifford kay Annika. Opo kuya, hindi na mauulit. Wika ni Annika. Hindi naman na ito nagtanong pa kung ano nga bang meron sa kakahuyan na yon. Dahil nais lamang ni Annika ay makaalis na doon at makabalik sa iba pang mga kapatid. Walang lumabas na kahit anong tanong sa labi ni Annika dahil pakiramdam niya ay naiwan pa din ang kanyang ulirat sa nakakatakot na lugar na yon. Naglakad ang dalawa pabalik sa tahanan ni Clifford at magbubukang liwayway na sa mga oras na yon. Pagdating sa tahanan ay nagulat si Annika, maging si Clifford dahil gising ng iba pang mga kapatid at masamang tinignan si Annika. Naghihinala ang mga ito na may ginagawa ang dalawa, lalo na si Annika, at pinag-iisipan ang kanilang kapatid ng masama. Kaagad na umiwas si Clifford at umalis. Naiwan ang apat na magkakapatid at masamang nakatingin ang tatlo kay Annika. Anong nangyayari? Bakit kayo magkasama ni Kuya Ate Annika? Saan kayo galing sa ganitong kaaga? Walang pag-aalinlangan na tanong ni Sheena kay Annika. Kaya nga, dagdag pa ni Leslie. Napaupo naman sa upuan si Annika at nagpaliwanag. Nagpahangin kasi ako kanina at nagpapaantok kasi hindi ako dinadalaw ng antok. Kaya naisipan ko na maglakad-lakad na muna at magmuni-muni. Pero naligaw ako sa kakahuyan. Mabuti na lang at nakita ko ni Kuya Clifford kaya nakalabas ako ng ligtas doon. Paliwanag ni Annika at sinabi ang tunay na nangyari. Weh, totoo? Papahangin, ganyan kanipis ang damit? Tila hindi naniniwalang tanong ni Cyril. Kaya nga, at saka pawis na pawis kayo pareho. Eh samantala ang lamig-lamig naman ang paligid. Wika ni Leslie. Eh yun naman talaga ang totoo eh. Kaya ako pinagpawisan dahil sa takot. Napakadilim kaya dun tapos puro pa puno. Eh natural kakabahan ako at pagpapawisan. Paliwanag naman ni Annika. Yung true kasi, Ate Annika, pwede mo naman sabihin ang totoo eh. Pagpupumilit pa ni Sheena. Ang kulit nyo, bahala nga kayo. Kung anong gusto nyong isipin, basta ako matutulog na lang ako ulit. Wika ni Annika at pumasok na sa loob ng bahay at doon ay nahiga upang magpahinga na at natulog. Sus, kunwari pa na ayaw kay kuya, pero palihim na kumikilos. Bulong ni Cyril at bumalik na din ang mga ito sa pagtulog. Napailing na lamang si Annika sa mga tanong ng kanyang mga kapatid at natulog na lamang ng mahimbing. Kinabukasan ay nagising ang mga ito sa tilaok ng manok. Gising na kayo, luto ng agahan! Wika ni Clifford at nakangiting bumati sa mga ito. Good morning, kuya. Ang lamig-lamig pero ang hot mo. Pabirong banat ni Leslie sa binata. Hindi naman iyon pinansin ni Clifford at inihain na lamang ang simpleng agahan. Kanya-kanya naman na pa-impress ang mga ito kay Clifford. Kuya, ako na kukuha ng plato. Wika ni Sheena. Ako na sasandok ng kanin. Tura naman ni Leslie. Ako na magliligpit ng higaan. Presenta naman ni Cyril.
Napailing na lamang si Annika at umupo sapag at saka nag-umpisa ng kumain. Ang sisipag niyo ah, pagpatuloy niyo yan. Nakangiting wika ni Annika at kumain lamang. Oo, tamad ka kasi. Puna ni Cyril kay Annika. Sige na, mamaya na yan. Masamang pinaghihintay ang pagkain. Wika ni Clifford. Tapusin ko lang. Wika ni Cyril at tinapos ang pag-aayos ng higaan. Matapos na gawin ang mga ginagawa ay kumain ang mga ito. Kuya, can we stay here for a while? Tanong ni Cyril. Pwede naman, basta gusto niyo. Wika ni Clifford. Yun, magstay din ako here kasi parang masaya nga dito eh. Singit ni Sheena. Me too, nakakamiss din pala na mamuhay ng simple lang. Tura naman ni Leslie. Bahala kayo kung gusto niyo magstay. Eh, ikaw ba, Annika? Wika ni Clifford at bumaling kay Annika. Natahimik naman si Annika dahil nakita niya ang titig ng mga kapatid. Sorry kuya, pasensya na kayo, kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho. Kasi kailangan ako mag-work tsaka may reputation na kailangang ingatan. Wika ni Annika at nangiti naman ang mga kapatid nito. Sa totoo lamang, ang unang plano ng mga ito ay magpasalamat at makita lamang si Clifford. Ngunit ngayon ay tila ba na iba na ang nais at layunin ng mga ito sa pananatili doon. Masaya naman si Clifford na muling makasama ang mga kapatid na itinuring. Ngunit ang mga ito ay ibang layunin sa pananatili sa bahay ng kanilang kuya Clifford. Iyon ay ang makuha ang puso at pagmamahal nito. Ayos lang yun sis! Alam naman namin na hectic ang schedule mo, lalo na't isa kang sikat na modelo. We understand you. Wika ni Cyril at numiti pa. Ah, salamat sa pangunawa. Hayaan niyo, babawi ako sa inyo kapag wala na akong work. Babalik ako upang makasama at makabonding kayo. Nakangiting tura ni Annika sa mga ito. That's a good news. Wika ni Leslie na kunwari ay nais talaga na makabonding ang mga ito. Ngunit nais lamang nito na magpapansin kay Clifford at umakto na mabait. Matapos na kumain ay gumayak na si Annika sa pag-alis. Ingat sis! Wika ng mga ito. Kayo din, ingat kayo dito at magsaya kayo kasama si kuya. Enjoy! Masayang wika ni Annika. Ingat ka Annika! Wika ni Clifford. At kumaway na lamang ang mga ito nang tuluyan nang umalis si Annika. Bumalik na sa Manila si Annika, samantalang ang tatlo ay naiwan pa sa bahay ni Clifford. Pagdating sa Maynila, ay kaagad na dumiretso si Annika sa kanyang manager. Kamusta ang paghahanap sa missing kuya? Pagtataray na tanong ng manager ni Annika sa kanya. Nahanap na namin siya. Wika ni Annika at umupo sa harap ng salamin. Inumpisahan na ng makeup artist ang kanyang trabaho. Anong itsura? May photo ka ba? Tanong ng manager ni Annika. Here. Wika ni Annika at ipinakita ang litranto nila na magkasama. Wow, guping sa. Pwedeng pumasok bilang model. Nakangising wika ng manager ni Annika. Sorry ka pero hindi yan mahilig sa ganito. Mas gusto niya ang simpleng buhay. Wika ni Annika at napatitig na lamang sa kanyang aura sa harap ng salamin. Matapos maayusan ay tinimbang na muna si Annika. Nag-gain ka ng 1 kilo, isang araw ka lang nawala, ganyan na agad ang timbang mo? Maintain your weight, Annika. Paalala ng manager na to. I know, wika ni Annika. Kahit na mabait ang manager ni Annika sa kanya, ay istrikta ito at mahigpit. Isang guhit lamang ang idagdag sa timbang ni Annika ay abot-abot na ang sermon ng aabuti ng dalaga. Pagdating naman sa kakainin ni Annika ay ito din ang naghahanda at bantay sarado ang kanyang balanced healthy diet. Kaya kahit na gustong gusto ni Annika na kumain ng mga pagkain na nais niya ay hindi maaari dahil bantay sarado ang kanyang timbang. Gayunpaman, suportado naman siya nito sa anumang nais niya sa buhay.
at alagang-alaga si Annika ng kanyang manager. Matapos na gawin ang mga routine, ay sumalang na si Annika sa photoshoot at matapos noon ay umuwi na ang dalaga. Pagdating naman sa kanilang tahanan, ay lahat ng nais ni Annika ay ibinibigay ng kanyang mga magulang. Ngunit binabantayan ni Annika ang sarili. Anak, nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Bungad ng nanay-nanaya ni Annika at yumakap sa kanya. Nagmano naman si Annika at saka nagsalita. Kumain na po ako. Alam niyo naman si manager, bantay sarado ako nun. Paliwanag ni Annika. Sabagay. Kamusta pala ang paghahanap niyo ng mga kapatid mo sa kuya ninyo? Nakita-kita na ba kayo? Usisa ng ama ni Annika. Opo, nakita-kita na po kami. Sagot ni Annika. Eh kung ganun, bakit ka nandito? Umuwi ka kaagad? Tanong ng ina ni Annika. Eh alam niyo naman po na hindi ako pwedeng lumiban sa trabaho dahil abot na sermon ang aking maririnig. Nakangiting wika ni Annika. Ganun ba? Anak, kung hindi ka na masaya dyan sa trabaho mo, at pakiramdam mo ay tila bilanggu ka na, alisan mo na yan. Tura ng ama ni Annika. Ay, hindi naman po ako hirap. Palusot ni Annika at masayang umiti sa kanyang mga magulang. Ikaw ang bahala, nasa iyo ang desisyon. Tura ng mga ito. Full support ang natanggap ni Annika sa mga magulang na umampon sa kanya at minahal siya ng mga ito na tunay nilang anak kahit na hindi talaga nila kadugo si Annika. Minahal nila ang dalaga at pinalaki na may mabuting puso. Kahit na mayaman, sikat at famous na si Annika ay hindi ito nakakalimot sa kanyang pinagdaanan sa buhay. Patuloy pa din si Annika sa pagtulong sa kanyang kapwa, may cameraman o wala. Kaya hindi katakataka kung marami ang humahanga sa dalaga at natutuwa dahil sa angking kabutihan nito. Ma, pa, huwag niyo po akong alalahanin. Dahil gusto ko naman po ang aking ginagawa, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Nakangiting turon ni Annika sa kanyang mga magulang at niyakap ang mga ito. Mabuti ang puso ni Annika at malambing pa ito sa kanyang mga magulang. Matapos ang pag-uusap na iyon, makaraan lamang ng ilang araw, ay nagkaroon ng charity event ang team ni Annika at siya ang ambassador doon, kung kaya't kinailangan na naroon siya. Laking gulat ni Annika nang malaman ang lokasyon at naging masaya. Pagdating doon ay tumulong si Annika sa pag-aayos ng event at magbuhat ng ilang mga karton. Doon ay sakto naman na lumabas sila Clifford para ipasyal ang mga kapatid. Nakita nito si Annika na buhat-buhat ang isang box na tila ba bigat na bigat ito kung kaya't walang pag-aalinlangan na tumulong doon si Clifford. Ako na, mukhang mabigat! Tura ni Clifford at kinuha ang kahon na buhat-buhat ni Annika. Salamat kuya! Wika ni Annika at kaagad na lumapit ang tatlong kapatid sa kanila. Eh, hindi ka naman nagsabi na may charity kayo dito sa lugar nila kuya. Tura ni Cyril. Napabuntong hininga na lamang si Annika dahil bawat kilos niya ay tila ba big deal sa mga ito. Busy kasi ako, Ate Cyril. Tsaka biglaan din kaya hindi ko kayo kaagad na nasabihan. Paliwanag ni Annika sa mga ito. Pwede naman kaming tumulong, diba? Tura ni Leslie. Oo naman. Mas maganda nga yun eh. Mas mapapadali ang trabaho. Wika ni Annika na may ngiti sa labi. Nagpatuloy ang mga ito sa ginagawa at lahat ng pwede nilang gawin para lang mapansin ni Clifford ay ginawa na ng mga ito. Napailing na lamang si Annika at itinoon ang kanyang tunay na layunin sa pagtungo doon. Nagbigay ng mga pagkain at grocery si Annika sa mga bata at matatanda. At ganun din ang ginawa ng ibang sisters ni Annika at nagpakitang gilas pa kay Clifford. Naging matagumpay naman ang event at labis na natuwa ang mga natulungan nila Annika. Walang kapantay na kasiyahan ang naramdaman ni Annika dahil successful ang naging charity event. Ang saya! Sa susunod, sabihan mo kami, Ate Annika, ha? Tura ni Sheena at ngumiti ito. Ang babait niya talaga!
wika ng isang newscaster at kinuhaan ng litrato ang mga ito. Mas lalong sumikat ang mga ito na labis na ikinatuwa ng tatlo. Ginawa lamang nilang bagay na yon para magpapansin kay Clifford at the same time ay makakuha ng simpatsya ng ibang tao. Samantalang si Annika ay ginawa ang bagay na yon dahil nais niya. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni Clifford at bahagya itong lumayo sa mga ito. Napatitig ang mga ito kay Clifford at naguguluhan kung bakit napakaganda ng ngiti nito. Okay? Take care, honey. Huling wika ni Clifford na siyang ikinagulat niya nito. Hanggang kailan kaya ni Clifford na ikubli ang totoong nararamdaman niya para kay Annika? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.